Kwentong kutsero para sa Malacañang ang ulat na may mga retired at active military leaders na nagbawi ng kanilang suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte sa usapin ng pananahimik ng punong ehekutibo sa isyu ng West Philippine Sea. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi na rin anya nangangailangan ng loyalty check sa hanay ng mga general lalo na't malapit na ang presidential election sa bansa. Hindi po nababahala ang presidente. Alam po na presidente tapat siya sa saligang batas. At alam po niya na rinirespeto rin ang ating mga kasundaluhan, ang ating saligang batas. Sabi nga po niya, kung talagang siya ay inutil, matagal na siyang pinatalsik ng militar. No? Una nang itinanggi ng Department of National Defense ang mga kumakalat na balita kaugnay nito. Samantala, nagtataka naman ang palasyo sa pangwestiyon ng mga kritiko sa pananahimik ng Pangulo kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea, partikular na sa pananatili ng mga Chinese vessel sa Philippine waters. Ayon kay Presidential Spokesperson Roque, may paninindigan naman ang administrasyon kaugnay ng issue at ipinahahayag na ito ng mga kinauukulang kalihim ng gabinete. Doctrine of Qualified Political Doctrine. Kapag hindi po dinidisown ng presidente ang mga sinasabi ng kanyang mga alter egos, parang siya na po nagsasalita. Hindi na siya na kailangan magsalita. Pinaaalis na ng Department of National Defense ang mga Chinese vessel na nasa Julian Felipe Reef at iba pang bahagi ng West Philippine Sea at nagsumiti na rin ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs kaugnay nito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.